sige. Sige rin pa. Kailangan pantay siya, no? Oo, pantay. Ito, yung parang buklod na yan. Parang roller. Tapos lalagay lang natin siya sa may ano. Yung arrow ay yung cross. So, sa registration mark. Pero mas maganda kasi yung ano niya, yung pinakadulo ng blade doon sa may bilog, sa gitna. Yung mismo sa anong yun. Oo, pag kanya wala yun. Parang 0-0 yung ano niya, no? Opo. Kadigals, magandang tanghali sa atin lahat. So, ngayong araw ay February 14. Yun. So, kaya tayo na po-vlog ngayon. Dahil nagka-problema yung ating isang mga platter-platter dito. Kaya, bibili tayo ng isang backup para if ever na masira, meron tayong panghaliri. Kasi ang hirap dito, pag nasira, 1 month bago natin makuha yung makina. Kaya, bibili kami ngayon ng bago para may panghaliri tayo sa lipa. So, yun ang mga decals. At kung bago ka naman dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang palapasin, pindutin yung subscribe button na makikita mo dyan at yung notification bell para update ka sa lahat ng ating video na i-upload. So, yun lang mga decals. And tara! So yung mga decals, nandito tayo sa Lipa, sa Mr. Pop Tree Lipa Brands, para bumili uli ng isa pang cutter, kasi yung cutter lang na isa ay nasira. Yan, focus na natin. Susubukan ang ating bagong ano. Bagong panlaban siya. Kasira yung isa natin ganito, kaya bumintay ng bago. Kasi isang buwan pa daw bago ibigay ni madam sa atin. Dahil naman di po sinamahan yung akin dati ng Zen Master eh. Wala pa dati eh. Wala pa ba? Yung mga digital, so ito yung iniihintay natin na magkaroon tayo ng ganito. Kasi nga, hindi na tayo mahirapan mag-cut ng ganitong mga logo natin sa ating decals. Kasi ito, ginagawa namin dito, mano-mano. Ngayon, meron tayong ganito sa ating bagong tling! Cutter plotter. So, same model lang siya nung ating nauna. Kaso sira lang yun ngayon, pinapayos natin. Ito na yung magiging ano natin para mas mabilis yung pag-cut natin ng mga ganitong logo. So, mas mabibigay na natin na mas maganda yung pagkakagupit kaysa mamanumangin natin. So, ito na yung solusyon sa problema natin, kaya thank you Sign Master. So, bumili tayo ngayon ng bagong cutter platter para kasi yung ating nasirang cutter platter isang buwan bago natin makuha, kaya hindi maaari sa atin mawala ng cutter platter kasi na isa ito sa inaasahan natin sa chef, kaya bumili kami ng isa para may backup tayo. So itong isang to, bago na to, doon sa isa nating brand, ay sorry, masabi ko na agad. So doon namin nilalagay ito sa isang branch natin. So magkakaroon tayo ng isang branch sa may Santa Teresita, Barangay Sinipian. So mas malaki siya kumpara sa grafiko na unang branch na naunang gusto natin. Basta i-vlog natin yung kung anong progress doon. So, sa ngayon, nandito lang kami sa Mr. Pop Tree Lipa Brands. So yun lang mga regals. A few moments later. Ha? A JPEG. JPEG na? Si-trace mo lang. Kasi naka-ready na. Ito rin niya. Ready to cut na to yan. Pre-print mo yung papel. Ayan, ready cut to. Yung gamit na rin. Ay, Bishop, kailan? Naka-ready cut na. Hindi, pwede naman JPEG file.
Eto, parang coral din. Dati yung papel mo, eto, size yeah. Na. Yan, 5 inches. Halimbawa ay 2 feet by 1 meter. Yan, kaya. Pag halimbawa, ano, magkakit ka ng pangalan, ito lang din. Ay, ibig sabihin, halimbawa, ma-design ko yung apat na kulay na pagpapatong-patongin. Pag dinala ko dyan, magkakaiwalay na. Hindi. Ha? Saan ba? Ay, sorry. May sample ka ba? Oo, oh, yan eh. Nakata dyan. Halimbawa, yung... Saan? Oo, oh, yung logo ng ano. Logo ng chat ko yan. Hindi naman, yun lang. Power ay tatong kulay. Papatungin. Ayun, nilagay yun yung isa-isa pinapatong sa staker. Anong gagawin ko pag, kapag nilagay ko dyan? Papasok mo dito yung layout nun. Tapos? I-trace mo siya. Exactly. Yung nga kanina, yung smoking na yun, kung paano siya i-trace natin? Ready to cut na to eh. Yung smoking. Ah, ready to cut na cut ba yun? Oo, oh, magharap tayong hindi. Yan, aray. Halimbawa yan, kapag ikakat na kong to. Napasok ko na din. Ay, tatarag lang. Yung sukat ng neto ay ito. Dito ka mag-adjust. Tapos, paglalagay ng contour. Pag halimbawa ay i-contour natin, eto, siset mo to. Halimbawa, ito ay A4 size. Halimbawa, A4 na lang. Para pwede natin i-print. Ito na yung logo natin kanina. Buta ka lang dito ulit. Contour cutting. Contour cut wizard. Ayan na, ilalabas. Tapos may makikita ka dito skip, save image, tsaka cancel. Ito yung magka-cut. Skip mo lang siya. Tapos cut. Ayan, may makikita kang ganyan. Next mo lang. Ayan, may susunod na ganyan. Pinuti mo lang ito. Punta siya dito sa susunod. Ngayon, di ba, ito yung ginamit natin kanina. Ito na yung gagamitin mo. Adya na. Ito na mag-aadya. Ah, okay kanina. Ganyan. Pag okay na siya, next mo lang ulit. Punta na ba siya doon sa pangatlo? Patatamayin dito, ulit. Dito, papunta. Papatamayin mo ulit. Ito yung gagawin mo. Ultra fight tayo para... Para ma-shoot-shoot. Yun pala, maganda. Yan. Tapos pag okay na, next mo na. Dito na ba siya pupunta? Shoot mo lang.
maganda pala pag ganito, sir. Oh, ultra fine. Para yung laki niya ay hindi ganun. Napupunta sa pinaka-umpisa. Adjust natin sa pinaka. Badir! Bibili si Sir! Ayun. Tapos, next mo lang. Okay na daw. Check alignment. Cut now. May lalabas na ganito. Yes mo lang. Ayan. Yeah, mas okay na siya. Pwede ka na mag-gupit. Iwas na sa manong-manong gupit tayo na yan. Yan ang finish product. So yun mga kadigal, so tapos na yung pag-delay mo sa atin. So marami na kami umuwi kasi nga sisitan sa natin siya or buwas na ang pagsasakyan pala natin yung mga kadigal siya. Nasa mo to kasama itong dalawang stand. Kasi last time nung bumili kami ng ganito, nakalimutan nilang bigyan tayo ng stand. Kaya ngayon, dalawa tuloy ang ating dadalhin ngayon na patungo ng cutter platter natin. So, doon nga pala sa mga nagtatanong sa akin na kung saan may mabibili ng mga digital materials. Dito lang mga kadigal sa ano, sa Lipa, Mr. Pop Lipa. So, kaarap lang siya ng Shell. Yan. Kaarap siya ng Shell at Petron Lipa. Tapos sila na mismo yung makikita nyo, Mr. Pop Trade. Nandito lang sila. Kung kailangan nyo ng mga pang-digital na materials, kompleto sila mga kadigal sa. So, pati mga makina meron sila.